ngayon maglalakad kami papunta sa aming kubo dito sa Barangay Singaw, Kidapawan City. Dito po nakakita ng ahas ang aking nanay noong nakaraan. Siyempre nauuso po dito sa North Cotabato, probinsya ng North Cotabato, yung nasisilabasan ng mga banakon at iba't iba pang klaseng mga ahas. Ngayon po, yun po ang kakaharapin natin kung makikita ba natin yung ahas na nakita ng nanay ko. Di ba po nakakatakot? Masyado na siyang masukal. Yan. Halika kayo at samahan niyo akong libutin ang aming munting bahay kubo dito sa Barangay Singaw. Yan. Yan ang palibot ng aming perimeter. As you can see, ayun pa. Masyadong masukal. Oh, wow. Tingnan niyo naman ito. Ang ganda. Nakikita niyo po yung bahay namin sa munting lote. Hindi na po siya nakikita kasi natatakpan na siya ng maraming damo at mga bulaklak. Ngayon nga po, dito nga po nakakita minsan yung nanay ko ng ahas sa di inaasahan, at buti na lang talaga at hindi siya natagat ng nasabing ahas. Pero yun nga po, ngayon bumalik kami dito after how many weeks. Nakakatakot na knowing yung experience niya, na baka nandyan lang sa palibot yung ahas na yun. And hopefully yun ang malalaman natin kung kumusta ang lagay ng aming bahay, kung gaano kadaming mga hayop or mga insects ang nandyan aside doon sa ahas na nakita niya. Yan, bubuksan na. Nakikita nyo yung bahay. Natatakpan na siya ng mga bulaklak at mga damo. Ayan, malalaking damo. Ang aming munting bahay kubo, hindi na siya nakikita dahil sa tumutubo mga damo. Hindi kasi siya nabalikan na para ma-maintain. Ayun, naganda ng mga bulaklak.
Siyempre, akong pinakamaganda sa lahat ng bulaklak niyan. Kuman maging masukal itong bahay namin, ito po yung tinanim ko na wildflowers or tinatawag na cosmos. Ano niyo po, ang ganda-ganda niya. May iba't ibang kulay. Ayan. May orange. Mayroong pink. Pink. Ito. Sa isang puno, may orange, may pink, may light pink. Ayun, nakikita nyo si Senior Braveheart. Ito si Little Braveheart. Saka si Miss Braveheart. Working na nanay, katulad ko, working mom at saka single mom, ang pinakamalaking challenge is paano mo ba imamanage yung oras mo, oras sa pamilya, oras sa trabaho, at para sa iba pang mga bagay. Kaya yun nga, dahil sa sobrang dami natin ginagawa, ay napabayaan na natin itong bahay namin dito, bahay kubo. Ayun, nakikita nyo sa aking likuran. Hindi pa siya tapos kasi kulang ng budget. Hopefully, kapag meron na tayong pera, ay may pagpatuloy natin ang kanyang pagpapagawa. Ngayon, syempre, wala pa siyang bakod, kaya nakapasok pa siya ng mga baka. Ito,
Sa palibot namin, ang daming baka. Ayan, hello baka! Gusto nyo ba siyang lapitan? Come on! Yun. Nandito ang munting baka. Kumusta naman ang buhay natin, ha, baka? Yun. Kumustahin natin siya. Masarap ba ang kinakain mo? Oo, lumapit siya. Ayun, meron pang isang baka. Nakakatakot siya kasi masyadong matulis yung mga sungay niya. Kaya mas mabuti pang iwanan natin sa ato na natin guloyin. Baka naman marisgras siya tatay. So, ayan. Makikita nyo ang buong palibot ng Pakate Subdivision, Barangay Singaw. Ayan. Diba? Masyadong malawak. Kung ikaw naghahanap ka ng lugar na tuluyan, na malayo sa ulo, tahimik. Ayun, ito na, the right place for you. Ayan, diba? Ang galing. Woo! Masyadong mainit. Ayan, kita niya. Taas. So far sa aking paglibot-libot, wala pa akong nakikitang ahas o anumang bakas na may ahas. Thank God. Goodbye mga ahas. Goodbye mga insects. Aray bayot. So ayan, since wala kaming dalang tools, babalik na lang kami next weekend para isa ng aming bahay kubo. Yung pauwi na kami, naglalakad. So, ganito po kalayo ang nilalakad namin galing sa kanto. Pero kung may motor ka, eh okay na naman. Pwedeng makapasok ang motor sa loob.